Yo, Herb, what's up? So, panibagong araw. Kamusta kayo? For today's video, mag-unbox tayo nito. Kita nyo naman sa thumbnail natin. Ito na nga yung Air Jordan 1 Mocha. Tutuwa ko, dumating na agad to. So, ano nga pala? Hindi nga pala to sa akin. Sa kapatid ko to, size 8.5 to. So, yung iba siguro dyan, yung mga subscribers ko, ay magtataka bakit mag-order pa online. Iba kasi yung quality ng sapatos na to, hindi katulad to ng mga binablog ko. Like yung mga OEM. So, ito nga, ako kong to, itong in-order ng kapatid ko, ang quality nito ay mid-pair. So yung iba dyan magtataka, ano na naman yung mid-pair na yan? Ang dami nyo naman tawag sa mga fitness sapatos. So explain ko na lang din, yung mid-pair ay yung mas mababang quality sa UA. Kumbaga, UA din, kumbaga mas budget, mas mura, kumbaga budget meal. Kasi pag sinabing UA, ang price range ay 6K to 8K. So ngayon, itong hawa ko, ang price lang ay 2,900 kasama na yung shipping. So, galing pang China to. Ilang araw din bago makarating. Siguro inabot din ng siguro mga may get 7 days din. Kung tutusin, medyo mabilis na rin kasi galing pa ng China. So inuulit ko, yung quality ng sapatos na to ay mid-pair lang. Kumaga fake din. Marami kasing klase ng sapatos. May mababang quality. Like yung nasa mga bangketa. Tapos may class A or yung OEM na tinatawag. Kung doon ay may mid-pair, which is ito. Itong yan, box ko. At ang huli at yung pinakamagandang quality ay yung UA. Marami din quality ng UA, iba-iba yung supplier, may mga batch na tinatawag, may LGR, may PK God, may H12. So pag narinig mo yung mga batch na yon, yun yung mga gandang quality na ng sapatos or mga gandang quality na ng fake na sapatos. Ngayon, ito nga yung pair ng kapatid ko at price nga lang nito ay 2,900. So paulit-ulit na ako, buksan na natin gamit itong may huwagang kutsilyo. So the order nga pala niya to from Shopee. So ngayon, kung magugustuhan yung item na to, siguro hihingi natin yung link or yung seller. Siguro yung iba dyan, yung mga reseller or yung hindi nagsusuot ng fake, siguro ibabash nyo na kami. Sana naman huwag dahil hindi naman namin to ibebenta na ang sasabihin namin legit. Ito naman ay personal na gamit. Iba kasi pag legit, napakaganda pagkakitaan. Once na mabili mo yung sapatos ng retail price, pwede mo siyang i-resell ng halos dumodoble yung presyo. Big respect na lang sa mga bumibili ng mga gantong klase ng sapatos. So, may mga kanya-kanya tayong buhay. So, kung anong kaya ng budget, yun ang bilhin. Lalong-lalo na pandemic ngayon. Kung hindi ka naman marte, kung hindi ka reseller, kung personal mong gamit, bakit hindi? Anyway, ang dami ko nang sinabi. Ito yung box. So medyo nadurog na. Hindi na rin ako masyadong nagulat kasi from China pa. At nga legit na sapatos eh. Ito rin ang kinahantungan ng box. Ito sa mga gusto ko na sana nga ay magkamera din ako. Kasi nga napakalupit ito. Kumbaga ito yung budget meal ng Jordan 1 Travis Scott. So ito na nga. Wow, amoy agad. Bango. Ayun. Meron siya ng tag ng StockX. Tanggalin na natin sa box. Ayan, lipin pa natin yung ibang laman ng box. So bukod sa sapatos, meron siyang ganito or yung instruction ba to. O dyan ito na yung card ng StockX. Ayan, na nakakatuwa kahit mid-pair lang ay meron siyang ganito. So ayan, meron siyang din ganito. Yan, sticker, StockX. So bukod doon, wala na. Kita nyo naman, meron siyang verified authentic. So hindi na rin ako masyado nagulat kasi karamihan ng mga ganito klase ng sapatos ay may ganito. And kahit mid-pair or yung pinakamababang quality ng UA, meron din ganito. Yung iba dyan, magtatanong kung ano quality ng sapatos na to. So yung suede niya, okay naman. Okay na okay. Ayan, pasok na pasok dun sa perang binayad nyo. So iba kasi yung talagang UA nito. Which is, nadadapa talaga yung weight pag hinawakan mo, unlike dito sa mid-pair na medyo magaspang lang, pero okay na rin yung pag-weight niya, hindi katulad sa OEM na parang leather din. Malamang sa malamang, pag may hawak ka ditong legit pair ay makikita mo kaagad yung pagkakaiba niya sa material na ginamit niya, special dito sa leather, tsaka dito sa suede. Streamer lang, hindi ko pa rin na-promote ng ganitong klase ng sapatos, so na-share ko lang sa inyo na maraming ang klase ng sapatos. Pag may nakita kayo online, around 2,900, 3K, 3,500. So mga UA lang yan. Kasi yung legit nito ay umaabot na ng 20 to 24,000 ata yun. Depende sa size. Nakita ko sa Facebook, sa marketplace, size 11, 23,000. So napakamahal ng legit. So kung practical kang tao, ang bibilin mo lang ay ganitong klase ng sapatos. Kung hindi ka naman sneakerhead, kung hindi ka naman nangongolekta, or hindi mo naman siya i-resale. So pasok na sa inyo to. Ayan, kung for daily use, pasok na sa ito. Kung ikaw lang din naman ang gagamit. Ayan, kung pang araw-araw, kung palispagan, pasok na sa ito. So share ko na lang din. Yung mga tropa akong sneakerheads, which is nabili din talaga sa mga
kilalang bilihan ng mga fake na sapatos like Carte Mar, Divisoria. So, ang ginagawa kasi nila, yung mga legit nila ay dinidisplay or nire-resale. So ngayon, bumibili sila ng fake para naman pang araw-araw, pang laspagan nila. At ang dahil lang kasi nila, hindi naman halata kasi ang alam ng mga tao ay puro legit ang sapatos daw nila. Ibig sabihin, nakadepende na lang sa magdadala or magsusuot. Sample na nga lang din yung mga pista pag pinagsuot mo sila ng mga ganito. Once na nagsuot sila ng ganito, hindi mo naman sabing fake kasi nga mga artista. Mabalik na tayo sa sapatos, ang dami ko nang sinabi. So yung material na ginamit, ayan, maganda yung pagka-leather niya. Ayan, yung lining na to, yung black na to. Maganda yung texture. Overall naman dito sa may upper part niya, maganda yung quality. Maganda yung leather. So toe box. Ayan, okay na okay. Hindi ko ma-re-rate siya ng maayos kasi wala tayong legit pair dito. Pero yan, okay yung quality niya. Sa back part niya, okay, sexy. Siyempre, meron siya ditong extra lace, which is kakulay ng upper part niya. So, okay na okay yung gantong klase ng sapatos pag wala kang pambili ng ano, ng Jordan 1 Travis Scott. Kasi nga, halos magkaparehas na din. Halos magkaparehas ng vibes niya. Naulit ko na lang, marami pong klase ng sapatos. May OEM, which is yung mga nakikita natin sa mga nagla-live selling sa Facebook. Kahit sabihin nilang UA yun, huwag kayong maniwala, OEM lang po yun. Same price range po ng UA ay 6K to 8K. Tapos yung binibenta naman po sa Facebook ay nag-range lang ng 2K. So ibig sabihin, OEM lang yun. Ngayon, pag may nakita naman kayong magandang quality, katulad nito, tapos yung price range ay 3K, 3.5, so mid-pair po yun. At yung sinasabi ka namang UA, yung iba dyan ng curious, kung saan nga ba nabibili yun, so sa online din binibili yun. At ang mga price range talaga ng real UA ay around 6K to 8K. Share ko na lang din yun yung malaking issue ngayon sa sneaker community. So kasi nga yung mga UA ay pumapasa na sa mga legit check. Tapos katulad na lang dito sa StockX. So nakakapasok na rin. Dabi na rin talagang pikein. Ingat-ingat na lang. Actually kahit nga yung mga tunay na sneakerheads ay nabibiktima rin ng mga gatong klase ng sapatos. Either way, ang dami ko na sinabi. Siguro hanggang dito na lang. Sana nagustuhan yung video na to. Sana may mga natutunan kayo. Kung nagustuhan nyo, please like and share naman. Kung mga bago dito sa aking YouTube channel, huwag nyo kalimutang i-subscribe. At syempre may TikTok account din ako. Pakifollow ako kasi mas marami akong ina-upload doon na video. Halos nakakapag-upload yata ako ng 5 videos sa isang araw. Kung may TikTok kayo, follow nyo lang ako doon. So muli, hanggang dito na lang. Salamat sa pagtubaybay. Ka-Earth ka, banyo ko last. Kita na lang next video. Keng. Thumbnail. We'll be right back.